programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Makakulong si Carl? But don't worry. Hindi ko hayaang mapunta si Natalia sa asawa mo. Eh, paano? Kung pumalpak na naman ang plano ni Giorgio. Iurong mo na ang demanda laban kay Carl. Talaga bang wala na akong halaga sa'yo? Ang importante lang sa akin, maikadena niya si Natalia para maitakbo ko na si Carl. Yung... Gusto mo palayain ko ang taong muntik na makapatay sa akin? Dapat, meron ka rin sariling diskarte. Makakaalis ka na. Kahit ano pang pagmamakaawang gawin mo, hindi mo makukuha yung gusto mo. Ginagawa ko lang naman ang lahat ng to para kay Adriana. Ang mabuti pa, palampasin mo na lang muna yung galit ni Calvo. Natawagin niyo na ba si Andres Villano? Kasi makakapagpatunay na yan Giorgio Lustico ang may kalokohan. Natiklo yung isang donor natin. Kumantaro si Marshall sa mga polis. Hindi ko alam yun, sir. Wala akong kinalaman. Sira ang ulo ka! Ikaw nagsabi sa akin, di ba? Kahit yung bato mo, pinabeta mo doon sa hospital, di ba? Siguraduhin mo lang na hindi babalik na dyan, Hernandez. Tiyak babaligtad ang sigmura mo sa pwede kong gawin sa'yo. Nakausap ko si Danica kanina. Gusto na kayo. Okay naman kami. Kailang gumanda yung mukha mo eh. Tsaka ka pa nagsimot. Hanggang ngayon, mahal mo pa rin ako. Kaya lang, meron na rin ako yung mga. Maintindihan kung bakit pinag-aagawan ninyo ni Danica yung lalaki niya. Si Stefano, kaibigan ko. Calvin's brother? Stepbrother. Ang ginagawa mo dito? Yung bunayigat. Sinasama mo si Giselle. Calvin, kung talagang mahal mo si Giselle, you should fight for her. Mabuti naman at natauhan ka. Gagawin ko ito, pero hindi para sa'yo. Ngayon, this is your chance. At pwede mo silang harapin kahit anong oras mo gusto. Ako yung papa. Pepe, anong ibig mo sabihin hindi pwede? Handa naman ako magbigay ng kahit magkano para lang mapiyansahan ng asawa ko. Uminahon mo kayo. Lumalakad na ako ang application niya for bail. Sa oras naman nun na lumabas na ang desisyon mula sa taas. Eh, mabilis pa sa alas 4, may lalabas nyo rito ang asawa nyo. Oh, sige, sige. I'm sorry kung nagtaas ako ng boses kanina. Pero, pwede ba mag-request na lang sa inyo? Gawin nyo naman mas komportable ang buhay ng asawa ko dyan sa loob. Yun lang ang hihingi ko sa inyo. Kung pwede sana pagbigyan nyo yung request ko man lang na ganyan. Handa naman ako magbigay ng donation sa inyo. Stefano, hindi ko madadalaw kay Daddy. Ngayon ang labas niya sa ospital. Hindi na. Ay pupuntahan kami ng taping ni Giselle mamaya. Lagi ba kayo magkasama ni Giselle? Oo. Pero mamadali rin kasi ako eh. Pwede bang ikaw na lang mag-abot nito sa kanya? Sige. Dahil ba kay Calvin kaya ka nagmamadali? Hindi naman dahil kay Calvin. May trabaho rin kasi kami. Doktora, hindi po kami tumatanggap ng ganyan. Hepe, hepe, hepe. Hindi ito lagay. Isa itong donation para sa city jail upgrade o kaya livelihood projects nyo, kahit saan nyo gustong gamitin. Donation na confidential. Alam mo, kahit hindi mo sabihin, nababasa ko sa kilos mo ang nararamdaman mo. Kung talagang mahal mo si Calvin, dapat iparamdam mo sa kanya. Mabait ka naman at mapagbigay. Karapat-dapat kang maging maligaya. Pero Daddy ka, sundan mo ang puso mo, Sel. Ano ba talagang plano mo sa kanya? Kung sasaktan mo lang din siya, tigil mo na yan. Wala akong planong saktan siya. There's one thing that I'm sure of.
pinagseryosohin siya. Stefano, halika na. Baka maliit pa tayo eh. Let's go. Pinasara mo ang mga department stores dahil sa dami ng pinamili mo. Mukhang naiinggit ka sa dami ng shopping bags ko. Hindi ako katulad mo na nagmumukmuk dyan sa isang sulok dahil walang pera. Hindi na mukhang mangyayari yan in the near future. Tatiana, nasan? Anong ginagawa mo rito? Pamamahay na ito, kaya pwede siyang pumasok dito kung gusto niya. Hoy, Tatiana, tigilan mo ko ha. Para kang pabo putak ng putak dyan. Makakagulat ka naman eh. Hapon na, tulog ka pa. Paano napagod ako sa kakahanap sa'yo? Makabagaling. Eh di, sinunod ko yung payo mo. Sinasamantala ko ang pagiging helpless ni Carl para suyuin siya. Oh, tayo muna kayo dyan! Kapag ka si Alda! Tayo? Ngayon, gusto mo makipag-usap sa akin after all these years na pinabayaan mo kami? Hoy Manolo, lahat ng bagay ay nag-e-expire. Pati ikaw, expired ka na sa buhay ko. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Maitama lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko. Salamat ka, may nagbayad ng bank para masolo ka dyan. Sino daw? Hindi ko alam eh, pero nadinig ko, doktor daw eh. May tinalak bang doktora? Meron. Natalia ba pangalan? Wow! Bongga! So, ano namang nangyari? Ano? Kinahinap na ng panunuyo mo na lusaw bang puso ni Carl? Let's just say, meron akong malaking surprise para sa kanya mamayang gabi. Isang napaka-special na revelation. Kinikilig na ako. Excited na ako. Ilang pagkakataon nang sinayang mo. Ano ang buhay na binigay mo sa amin kung hindi kawalang hiyaan lang? Ngayon magpapakita ka rito, humihingi ka ng pagkakataon, buwisit ka sa buhay ko! Patawarin mo ko, patawarin mo ko. Pinagsisisihan ko lahat ang mga nagawa ko. Baliwala yan pagsisisi mo. Baliwala yan. Buwisit ka sa buhay namin. Para kang isang masamang panaginip.